Good morning Pilipinas! Alamin na po natin ang latest update sa binabantayan nating sama ng panahon na tatawagin na natin ngayong Bagyong Odette dahil nakapasok na ito ng Philippine Area of Responsibilities ngayong araw ng Miyerkules, December 15, 2021. Patuloy pa rin ang paglakas ng bagyo na nasa east of Mindanao na isa na ring severe tropical storm. At kahapon nga ng alas 8:30 ng gabi ay tuluyan na nga ito nakapasok sa Philippine Area of Responsibilities at tatawagin na nga natin itong Bagyong Odette. Ngayong alas 8 ng umaga ay inaasahan na natin na nasa 690 east ng Pinatuan, Surigao del Sur, may maximum sustained wind sa gitna ng bagyo na umaabot sa 110 kilometers per hour or gustiness or pagbugso ng hangin na umaabot naman sa 135 kilometers per hour. Kumikilos ito sa direksyon ng west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour at inaasahan pa rin lalakas ang bagyo hanggang bukas bago mag-landfall sa area ng Surigao at Southern Leyte sa araw naman ng Huwebes. Sa ngayon ay nakataas pa rin ang signal number 1 sa Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Southern Leyte, northern part ng Cebu at Visayas at sa Mindanao naman, Dinagat Island, Surigao del Sur, Agusan del Sur, Camiguin at eastern portion ng Misamis Oriental na kung saan may malakas or malalakas na paghangin, tamang mga pag-ulan na iiral sa loob ng 36 hours. Sa ngayon po ay patuloy pa rin nating babantayan ang mga pagkilos ng Bagyong Odette at bibigyan po namin kayo ng latest update sa mga susunod pang mga oras. Mula sa Pag-asa, nag-uulat ng live Nelson Grampil para sa himpilang inyong pinagkakatiwalaan na OSAT TV. Special shoutout nga pala sa Team Mandaluyong headed by President Efren Baltazar, Vice Rolly Apala, Kabayang Erwin Lagrado at ang nag-iisang Money Boy Ballesteros.